parang 1,000. Mahirap magbintang pero mahirap ring mawalan. Ayan. So ano ang boto nyo mga kapatid? Go na! Pula ba o puti? Malinaw na malinaw, Chang, sa puntong ito, ang ating mga sawsawero at sawsawera ay mas pumapanig kay Ate Belen. Kasi nga naman, parang ang hirap talaga na mapagbintangan. Sobra. Salamat, Hans, at sa ating mga sawsawero at sawsawera sa studio. Ngayon naman po, mga kapatid, tawagin na natin ang asawa po ni Aling Teresita na naroon din po nang mawala ang sinasabing 1,000. Narito po, si Mang Eliseo Macavinta. Pasok! Mang Eliseo, sandali po. Sandali lang. Sabi nga, mag-irang ka pa ng pera sa akin. Hindi ako kukuha ng pera. Mang Eliseo, kalalaki po niyong tao. Bakit po kayo nanunugod ng babae? Eh, saan kumuha? Ayaw kami yung meme. Saan talaga kumuha? Dito ka ulan. Ang tanong ko po, Mang Eliseo, ano pong ebidensya ninyo na si Aling Belen ang kumuha? Bago ako lumabas ng bahay, ang sabi ko, sabi niya sa akin, kuya, pera muna ng 1,000 dyan. Sabi ko wala sa kanya... Wala akong sinasabi sa'yo! Sabi ko, doon kay Tesca Hiram. Mas marami pa pong revelasyon mula sa tumatayong witness sa pangyayari. Magsasalita na po sa pagbabalik ng nag-iisang talakseres sa telebisyon on Face to Face. Yan lamang kayo. Naniniwala po ba kayo na inutusan siya ng hipag niya? Hindi ko po alam, ma'am. Eh, di ba nawala eh? Hindi naman talaga ako ang kumuha ng pera. Ito mabait itong taong ito eh. Hindi magawa niya magnakaw. Alam kung bakit. Hindi nga siya makaubaga sa paglalabas sa kapag-alaga ng anak niya eh. Magnakaw pa siya. Harapin mo, kayo po ay nakatutok pa rin sa Face to Face at ngayon po ay ikukwento sa atin ni Mang Eliseo ang nalalaman po niya tungkol sa issue. Para maliwanag po, Mang Eliseo, kasi mahirap po ang magbintang. At sa katayuan po ninyo, bilang kayo ay lalaki, parang hindi naman huyata ay, tama na nanurugod kayo ng babae. Ay, tatlo kami. Tatlo kami doon sa loob ng bahay. Gusto ko lamang po malaman, ano po ang alam ninyo tungkol sa kwento? Kasi, so, nasabi ninyo na nagsabi sa inyo si Aling Belen na kailangan niya ng 1,000. Oh, pero sabi niya kanina, wala siyang ganung nasabi. Sinabi niya sa akin. Ano po ang sinabi niya? Bago ako bumaba sa bahay, lumabas, sabi niya, kuya, pairam naman ng 1,000 dyan. Sabi ko, doon ka magsalita sa misis ko. Sabi ko, may pira yan. Oh. Ano nga po ang ebidensya ninyo na siya ang kumuha? Kasi mahirap po magbintang. Kung babalik na rin po natin ang sitwasyon at kayo ang tumayo sa kinatatayuan ni Aling Belen, masakit po ang mapagbintangan. Tatlo kami sa loob ng bahay. Okay po. Tatlo lang. Diretso ang tanong, Mang Eliseo, kinuha po ba ninyo ang 1,000? Hindi ko kinuha. Okay, siya ang hiram sa akin. Hiram siya sa akin ng 1,000. Sabi nakita ko, po ninyong kinuha ni Belen ng 1,000? Namamalingke siya eh. Ha? Sandali lang, hindi natin mapakinggan. Ano po yun? Namamalingke siya eh. Namamalingke siya? Sa kwan, namamalingke ng bigas. Oh, pag ibig sabihin po ba na malingke ang isang tao at bumili ng bigas, sa inyo po nang galing ang pera? Eh, kasi nanghiram sa akin. Hiram sa akin, sabi ko noong mismong araw na yun po niyo siya nakitang may dalang bigas at... Oh, mismong araw na yun. Ah. Inutusan ako ng hiram ko noon. Sabi, hiram daw ng 1,000, sabi kailangan niya, wala silang makain. Tusa ka ng hipag mo, wala ano ka? Sa bahay ka nagbalik. Ang sabi ko sa kanya, doon kay Tess, may pira yan ng Tess. Diretso ang tanong, Aling Belen, inutusan ba talaga kayo ng hipag niyo? Opo. Pautot mo lang yan. Ano pangalan ng hipag niyo? Marilo po. Magkano binigay na pera? 500 lang po. 500 lang? Opo. Ano po pinabili sa inyo? Yung mga dilata na ano. Bakit kayo ang inutusan? Eh, kasi nga, busy po siya. Busy? Paano pa kaya ka umuwi kasi walang pagkain ng anak mo? Hindi yun. Inutusan niya muna ako. Tapos nung ano, ang sabi mo kanina, nung una kitang tinanong, kaya ka umalis doon biglaan dahil hinahanap ka na ng mga anak mo. Okay. Kung hinahanap kayo ng anak ninyo, bakit kayo nagawa po ninyong mag-grocery at mamalengke? Hindi kasi bigla akong tinawag nung hipag po eh. So habang naglalakad kayo, pauwi, sa kalagitnaan ng paglalakad nyo, tinawag kayo, ganun po ba? Opo.
Sabi niya, "Oy, Belen, bili mo nga ako ng mga dilata." Sabi ko, "O, sige, akin na." Bakit po hindi niyo muna sinabi na sandali lang? Teka, tinatawag ako ng mga anak ko, wala nang makain. Tatawag ka ng anak mo eh. Kasi dapat magagalit naman siya pag nagsalita. Inarap mo yung anak mo bago ihipag mo. Naniniwala po ba kayo na inutusan siya ng hipag niya? Hindi ko po alam, ma'am. Pwede nga nang wala eh. Hindi naman talaga ako ang kumuha ng pera ko eh. Ko. O bakit? May ebidensya ka ba? Mga kapatid, inulan naman po ng bintang si Aling Belinda. Eh meron naman pong magsasabi at maghahayag na hindi po niya magagawa ang magnakaw sa iba. Narito po, tawagin natin si Ofelia Villa. Pasok! Aling Ofelia, upo po muna tayo. Gusto ko pong malaman, ano po ba ang nalalaman ninyo sa issue na ito? Kayo po ay kaibigan ni Aling Belen. Kapitbahay po namin siya. Gaano na kayong katagal magkakilala? 20 years ho. 20 years. Kilala po ninyo si Aling Teresita at opo, si Ma Eliseo? Kapitbahay niyo sila? Hindi ho, malayo sila. Malayo. Sa kabilang kalsada sila okay po. Okay, ano pong pagkakilala niyo kay Aling Belen? Ay, ito, mabait tong taong ito eh. Hindi magawa niya magnakaw, alam kung bakit. Hindi nga siya makaugaga sa paglalabas at sa pag-alaga ng anak niya eh, magnakaw pa siya. So alam po ninyo na kahit papano naman ay kumikita si Aling Belen sa kanyang paglalaba. Oho. At disente at marangal ang kanyang opo trabaho. Aha. So kumikita siya doon. Okay, sandali lang. Ang sabi ninyo, sandali lamang po. Aling Teresita, sandali lamang po. Aling Teresita, binigyan ko po kayo ng pagkakataon na makapagsalita. Gusto ko lamang pong marinig sa puntong ito ang panig ni Aling Ofelia. Ano po ang pagkakakilala nyo kina Aling Teresita at Mang Eliseo? Eh, mabait naman kaso lang ikong kung bakit pinagbintangan nyo itong kaibigan niya na samantala. Ano sila? Yung 20 years na sila, pinadaan niya si Belen, nakita niya si Belen. Kanina, sinabi ninyo sinungaling si Aling Teresita. Bakit? Eh, kasi naman pinagbibintangan niya yung kapitbahay ko na nagnakaw. Bakit na mawala ng time na mawala yan? Doon ka ba? Ha? Tanong ko sa'yo, nandun ka ba? Bakit? Oh. Hindi naman talaga siya magnanakaw eh. Wala kaya iha! Kayo na magpapahihan ng taong na magnanakaw na maglalabas. Sandali lang. Makain eh. Aling Ofelia, tinatanong kita kanina, ano po bang pagkakilala ninyo kay Aling Teresita? Matapang! Matapang talaga yan, nawala sa lugar. Ang sabi, ayon sa aming research, napagbintangan na rin daw kayo minsan ni Aling, oo, kasi pinasok, Aling Teresita. Kasi gano'n po yung katotoo? Pinasok ko yan noon sa kantin. Okay. Sa trabaho. Sabi ng mga kasamahan namin na ano raw, nangungupit raw ako ng pera. Kayo daw po nangungupit? Oo, nangungupit raw. Sino daw ang pera? Nagsabi? Sino nagsabi sa kanila? Siya, nagsabi. Ano yung nasabi yun, Aling Teresita? Eh, kasi po, ma'am, yung pera na ano doon sa nakas doon na pera, nanap ng ano namin, ng accountant, accountant namin. So, kasi ay, sinungaling! Wala yun. Sinungaling! Sinungaling! Sandali lang po. Sinungaling. So, bakit po ninyo nasabi na si Aling Ofelia ang kumuha ng pera? Inuwi niyang barya. O kaya nga, dalong dani, nanap sa'yo. Ang tanong ko po, nakita po ba ninyo? Pinag-isa namin yun, ma'am, kasi nanap yung dalawang daan. Eh, sinungaling! Ah, ikaw so, nanggaling na po sa bibig.